Hola motoristas! JP here of Motor. We're now here along Hill Puyat Ave to check out a store of motorcycle accessories here at Moto Tribe. Alright, I've heard na marami dito na available accessories from helmets to jackets and all. So we're now here to check out a particular brand. It's Zebra. Zebra helmets. Tingnan natin sa loob. Okay, so here's the store. As you can see, ang dami pala, no? Marami rin mga types of helmets. So, meron silang mga vests, jackets, protective jackets, gloves, the usual, and syempre, sandamukal na helmets. So, most probably, narinig nyo na yan, or nakakita na kayo, or even you owned one. Kaya titingnan natin ngayon how this brand compares to others, actually. So, as you can see, marami din silang mga designs, no? From road helmets, meron din silang mga pang motocross. So makikita nyo, affordable siya. But how about the quality? Mamaya, i-assess natin. Hola motoristas! Once again, this is JT of Motor. And as I've said earlier, we're here at Moto Tribe. And we're going to look at a particular model ng helmet ng Zebra. Let's start with this one. This is the 811 Vintage or Classic. From the look itself, alam niyo na kung bakit yun ang tawag sa kanya, di ba? The 811 Vintage or Classic. So, tama-tama ito ngayon. Uuso ngayon yung mga scramblers or classic bikes, di ba? Kung naghahanap kayo ng helmet na magpe-fit or babagay sa bike nyo, try considering this. It's made up of a tri-composite shell, no? Front intakes natin is made out of metal mesh. And ganun din sa vent. Sa rear vent naman sa likod. Metal mesh, ibig sabihin it's very durable. Hindi siya basta-basta masisira. And also the vents. You can have more ventilation. Kasi lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Napaka-init talaga dito. Just like yung kasama ko, ang tawag niya doon, tiis ganda na helmet. Kasi yung helmet na gamit niya naman, na classic din, wala masyadong ventilation. So ang reklamo niya is sobrang init. So pag na-traffic ka, pawis na pawis ka talaga. Kaya tiis ganda. It also has an anti-fog visor. Sa mga previous vlogs ko, if you've seen the other helmets na na-review natin, very important yun, lalo na pag maulan. Lalo na ngayon, December, medyo malamig yung panahon natin, di ba? Ang nangyayari kasi dyan, kapag mas malamig yung external environment mo, medyo technical tayo, pag mas malamig yung labas kaysa sa loob, dahil humihinga nga tayo doon, so nagiging warm yung loob, di ba? Ang nangyayari doon is nakakaroon ng moist, or nagfa-fog, basically. So this one has anti-fog characteristic. So, mangyayari doon, hindi siya basta-basta magpa-fog. Kasi pag nag-fog yan, compromised ang visibility mo. Kapag compromised ang visibility mo, compromised ang safety mo. Alright? It's anti-scratch or it's scratch-resistant, which is also another safety feature. Siyempre, pupunasan mo yan, di ba? Kapag pinunasan mo yan, hindi maiwasan na magkaroon ng dust. Kapag pinunasan mo yan ng tuyo and may dust, it becomes a sandpaper. So, puro gas-gas yan. So, what happens? Kung magkakagas-gas, bukod sa pangit, mahirap makamakita. Again, it has a scratch-resistant visor. Let's go to the interior. Doon sa mismong lining. Here you go. The lining. Meron siyang faux leather. Faux leather, suede na lining. Ito. Which is also, I think this is removable. Very important yun. Kasi pinapawisan niya, nadudumihan. So, easier access. Mas matatagal mo siya. Mas malalabhan mo. By just removing it, mas okay. It has D-ring. Yung lock niya dito, it has D-ring. There you go. And meron ding pads dito sa mismong strap. Ito naman para sa comfort. Kasi kung imagine mo kung ito lang yung strap sa leg mo, kapag tumagal yan, lalo na mas mahigpit, masakit yun, magmamark yan dito sa leg mo. So that's the 811 Classic or Vintage. In terms of weight, that's pretty much standard, no? Hindi siya kasing bigat ng mga almost 2 kilos na helmet. Looks-wise, in my opinion, lalo na kung classic yung dala mo, bagay na bagay siya eh. Okay? So this one retails for 3,299 pesos. But, wait. Ngayong December, this helmet and yung isa pang papakita ko mamaya, it has 30% off. Imagine, 3,300 almost, no? 3,299, less 30% pa. Kung type nyo to, karipas sa kay dito. Again, we're here at 61A Hill Puyat Ave, dito sa Makati City.
Okay, let's move on to the next helmet. This one is the Zebra 921. It's a full face helmet. Okay, I'm getting ahead of myself. Kamusta natin? Looks dramatic, ano? Yan. Kung makikita nyo, the shape is very sporty. And pretty standard weight. So ito yung vents niya, front vents. So you can close and open it easily. Yan, kiklik mo lang siya. Kapag medyo maalikabok, pwede mo isara. But most of the time, lalo na pag umaandar ka na or tumatakbo ka na ng medyo mabilis, you can open it para mas presko, in short. So it has high quality thermoplastic resin. Aerodynamic yung shape niya. Actually, maraming binabagayin po ganitong helmets, no, road helmets. The visor, you can open it through here. And it has dual visor. So in short, you don't need or you don't necessarily need a sunglasses sa pag nagra-ride ka. This is the switch. Pull it down and then you retract it using this one. Natatanggal din of course, so you can easily remove this for cleaning para mas madaling linisin lalo na yung looban. As you use it, syempre may mga nag-accumulate na dust dito. So pag natatanggal mo siya, mas madaling linisin. The inner lining is tanggalable. I can't emphasize it more. Dati kasi yung helmet ko, hindi natatanggal yung lining. So anong ginagawa ko? Nilalabang ko siyang buo. Although majority of the materials used sa helmet ay waterproof or water resistant, mayroon mga components yan na bakal din. Na pag nabasa, pwede rin kalawangin. It's an advantage na tanggalable or removable yung linings natin. So para sa akin, it's the minimum requirement. I'm sorry sa mga hindi pa natatanggal, pero if you're going to buy a helmet, yung removable na yung lining yung kuhanin nyo. Parehong helmets, they pass the DOT sa safety. Why do we use helmets? Of course, it's to protect the most important part of our body. Kapag nasira na yung pagtinamaan or na-damage yung ulo mo, malaki yung chances na may fatality. Kaya nga, very important that you invest on helmets. Diba? So siguro kung wala pa talaga kayong budget, you can skip jackets and other protective gear. Pero yung helmet, you should invest on them while touring the 81 provinces. Marami pa rin nakikita na walang helmets. I mean, I don't judge. Pero for me, it's of paramount importance na magkaroon tayo ng helmet. Anong sasabihin ng iba bakit di sila nag-helmet? Sir JT, wala akong budget. Or Sir JT, limited lang yung budget ko. But now, we have gone were the days na para magkaroon ka ng quality helmets, you have to shell out tens of thousands of pesos. Ngayon, sa market, you have so many options, including this one, by the way, na hindi mo kailangan gumastos ng malaki, pero meron ka ng quality helmet. Based on first impressions, it qualifies. Suit natin. Hindi ato. Fine. Hindi, pwede. Okay. Can you still hear me? Again, to test the helmet, dapat di masyadong, kung mag-fit sa'yo, dapat di masyadong masakit. Di ka nasasaktan. It's natural na mahigpit talaga siya kasi that's the way it should be. Gumalaw ka ng sudden, kapag hindi siya nag-move, ibig sabihin, right lang yung size sa'yo. Pero pag nag-move siya, masyadong maluwag. Ngayon, pag nasasaktan ka naman, masyadong mahigpit. Alright, maliit yung size sa'yo. Remember guys, it's 30% off ngayong December lang. So magmadali na kayo. Bawasan nyo na yung mga ipon nyo. This one is 2,600 or 2,599 pesos. Again, less 30%. So, quality helmet na hindi masakit sa bulsa. Try it out. So we're going to test this helmet. We're going to do some motor vlogs and then I'll give you some feedback on how it is. Okay, now let's do a practical review of the helmet. I'm gonna use it on an actual motovlog. Remember yung 921 that we reviewed and unboxed? Ito pa rin yun, no? Pumili lang tayo ng ibang design. I find this design more appealing to most people, no? Walang masyadong bungo or and all. Anyway, dahil nga kailangan natin mag-motovlog, nilipat muna natin yung motovlog setup natin dito sa helmet na to. Buti na lang mayroon tayong removable or transferable na helmet mount. Anyway, we're here at the UPLB campus. Mag-iikot-ikot lang tayo dito while doing the review. Here's how we're going to review it based on several factors. First is, of course, number one, safety. Second is comfort. Third is build quality. Third is overall value. Before we start, just want to set your expectations. This is
2,000 to 3,000 pesos the helmet, okay? So, maging fair tayo sa pag-review, doon natin ibe-base. Now, first, safety. Unang-una, hinanapan ko talaga siya ng ICC sticker. According kay DTI, kailangan meron tayo nun. According to the brand executives natin dito sa Pilipinas, they secured a certificate from DTI itself. So, kahit wala siyang sticker, pwede pa rin siya, or it is still certified safe. According sa standards, of course, set sa atin locally, no, ng DTI. Napaka-importante noon. Having that on this price range is a very, very good deal. Next, comfort. Comfort. So far, wala namang sumasakit sa ulo ko. Malambot naman, malambot yung linings niya. And for several minutes ko nang ginagamit, wala naman ako napapansin na discomfort. Coming from a helmet na 4 or 5 times its price. In terms of materials used, mas premium siya. Okay? Pero hindi naman siya nagko-compromise, no? Yun ang importante dun eh. Kasi on this price range, marami ako nakikitang helmets na makikita mo talaga yung compromise. Ibig sabihin, manipis talaga yung lining, parang mukhang mahuna, and hindi siya comfortable. Ito, it gives certain comfort na din. Pinaka-strap pala, yun yung napansin ko rin, it's thinner. It's thinner than the higher-end brands, pero mukhang durable pa rin siya. Sabi ko nga kanina, dapat siguro sa price range na to pinocompare, di ba? So may mga nakita ko actually mga, uy, si Pega raw. Okay, may mga nakita ko mga same helmets on the same price range. Makikita mo talagang it's low quality. Ito hindi. In terms of wind noise, yung iba kasing helmets na na-try ko before, na nasa price range din, nasa 40 pa lang o 50 pa lang, maingay na talaga. Ito naman, wala naman ako napansin na ganun. Okay, and then what else? Next, the build quality. It sounds and feels, durable naman. Durable siya. Paint quality, kung makikita nyo naman, as I can see it, maganda yung paint job nya. Walang mga bleeding or mga sobrang ink or what. Hindi mo siya mapapagkamalan na nasa, if I'm not mistaken, 2,600. Factor in the discount pa, 30% off. Bababa na to ng less than 2,000 pesos, guys. Less than 2,000 pesos for this helmet. This December lang yan, limited offer lang yan. I think it's a steal. Anyway, so next is overall value it offers. Safe na siya. It's pretty comfortable. It has a good build quality. And yeah, it's affordable. Medyo ano ko eh, duda ako actually kapag sinabi mong budget helmet tapos you get those perks. Medyo duda akong mayroong nag-i-exist na ganun eh, no? Pero times like these, nagbabago na yung panahon. Dati, sabi ko nga kanina, dati you have to shell out thousands talaga, no? Multiple thousands of pesos para talaga makakuha nung kahit papaano safe pero affordable na helmet. Nowadays mukhang hindi na ganun ang case. Parang mga cellphone din. Dati kailangan mong gumastos ng 40,000, 40,000, 50,000 para sa flagship specs. Ngayon, makukuha mo na siya sa mid-range level or even budget level, di ba? Less than 10,000, may makukuha ka ng magandang specs. So I think it's a good thing. Actually, for the consumers, it's a very good thing na at this price range, meron ka nang makukuha mga value for money helmets like this. Okay? So my verdict is, at this price range, isa to sa mga pinakamagandang deal na makukuha mo. Ito ulit ang pili drive dahil puno-puno ng pili ang magkabilang side nito. Kapag gawin ka na dito sa Los Baños, kilala mo na to. Okay? So anong gamit yung helmet ngayon? Comment below and satisfied ba kayo? If yes, why? If not, why? Comment below. So that concludes our short review and first impressions of the Zebra 9-to-1 helmet. So watch out for future reviews of helmets and other protective gears. Kaya mag-subscribe na kayo. And also, if you like the video, syempre, hit the like button. And abangan nyo ang mga susunod na videos, okay? So once again, this is JT of Motor signing off. Babush!